Hello parents, Doc A again. A few months ago, meron kasing subscriber natin na nag-post sa akin ng picture ng head ng kanyang baby, ano. Natural to sa mga mommies na talagang tinitingnan natin mabuti yung mga babies natin. Parang concerning ba yung shape ng head niya? Oo nga, pinakita niya sa akin. Oo nga, parang ako din na concern. Kaya itong video na ito ay para sa mga mommies na mommies to be pa lang, yung mga pregnant, magbibigay kami ng tips how to know kung mayroong problem ang baby sa kanilang head kahit na pinagbubuntis pa lang natin siya. At kung mayroong ibang shape or sizes yung ulo ng anak natin, dapat ba tayong ma-concern at dapat ba nating ipa-check up sa ating pediatrician? Ang channel na ito ay ginawa para magbigay ng dagdag kaalaman ukol sa kalusugan ng mga bata. Hindi po ito ideal na platforma para sa konsultasyon, lalo na po sa mga kalagayan na nangangailangan agarang lunas. Upang magpa-check up, makipag-appointment po lamang sa doktor sa inyong lugar. Doc A, bakit ba naging flat ang ulo ng ibang baby? Totoo bang namamana ito? Isa sa mga concern ng mga mommies during well baby follow-ups, yung medyo ibang shape yung ulo ng bata, hindi bilog ba? Minsan medyo parang flattened dito sa side na to, minsan flattened sa side na to, minsan dito sa likod talagang flat na flat. So ito yung mga tinatawag na flat-headed na mga babies or plagiocephaly. So isang klase to na medyo may problema yung shape ng head. It is very concerning to the parent. Isang dahilan talaga ng plagiocephaly or pagka-flat or deform ng bata, yung ulo ng bata, is really yung hindi chine-change na position. Especially when they're asleep at matagal na oras yon. Wala po itong relasyon, ha? Yung pagka-flat lang ng head, ha? At pagka parang may tapis na ganun or dito, ha? Wala po itong dahilan sa kinain mo or kinain ng baby or exposure mo during pregnancy. Okay, at saka po yung pagka-tapis ng head, wala po itong relasyon sa ulo ng asawa nyo or namamana sa mga ulo ng mga relatives nyo. Okay ha, mommies. O, isa pang point of reference ha, sa mga medyo mapaniwala sa mga pamahiin. O, hindi ito mga nabate, kaya na-flattened yung ulo. Hindi po, wala pong relasyon sa mga duwende-duwende or mga tiyanak ha. Ah, ganun pala yun. Eh, Doc A, ano ba ang tamang paraan sa pag-aalaga ng ulo ng baby? By study, importante talaga yung chine-change yung position ng bata, lalo na kung siya ay natutulog mahabang oras yun, lalo na sa mga baby, 16 hours, pwedeng matulog ng halos dire-diretso, iingit konti, magdedede, tas tutulog ulit. So, mommy, be very attentive, ha? So, at least, gaano kadalas mo dapat minumove yung bata? Alam ko, ayaw mo siyang gisingin. Pwede naman dahan-dahan, as a unit, chine-change mo siya every 2 hours. At as early as bago silang ipanganak, dito papasok yung tinuturo ko sa mga parents, new mommies, and kahit minsan old mommies na, yung tinatawag na tummy time. Ano yung tummy time? Ito yung baby. Naalala mo, palagi kong sinasabi, iba-burp si baby. So, ito yung time, pag sinabing tummy time, yung chan niya would be the one touching you. So, halimbawa, kalong mo siya. So, pag ganito, so, ayan yung ulo, ito yung chan, tas hayaan mo siyang mag-rest dyan. Another way, kung halimbawa nakahiga siya, pwede namang face down, nakadapa. Ito yung ano, very comfortable ang mga bata, nakadapa and then head on that side. So, pwede mong gawin to every 2 hours. Tapos, babantayan mo kasi kailangan yung baby kung nakatummy time, babantayan mo siya. Minsan kasi uncomfortable to sa mga babies kasi nga, ito, ma-strain yung kanyang muscles ng neck. Yung mga extremities may tendency kasing gumanon yung baby habang nakadapa siya, no? So, make sure na comfortable yung position niya, tas flat yung lugar niya na hindi matatakpan yung ilong niya at ma-compromise yung paghinga. And importante din, pag naka-tummy time, may bantay na adult, under adult supervision. Yung mga medyo mas malalaki ng bata, 4 to 6 months na, pag tinummy time mo sila, medyo lumalaban na yung neck nila. It takes some time.
bago nila makuha yung tummy time nila. Babantayin mo, kung umiiyak na siya, ayaw na niya yung position niya. Kaya itong tummy time, pinapagawa ko lang mga 10, 15 seconds or less. Depende yung comfort ng bata. Minsan kasi nagwawala na, umiiyak na, ayaw na nila ng position. So, make sure, bantay. Do it every 2 hours. Maximum of 30 seconds kung kaya na niya. Kung hindi pa niya kaya masyadong mag-tummy time, pwedeng mas less. So, tingnan mo yung comfort ng baby mo. Eh, Doc A, meron bang effect sa shape ng ulo ng baby yung paggamit ng mga recliners or yung mga donut pillows? Ngayon kasi maraming mga gadgets na ginagamit na yung mga mommy para tingin natin mas comfortable yung baby natin. Okay lang gumamit ng mga recliners, okay lang gumamit ng mga donut rings para sa ulo. Pero importante, whether nasa crib, nasa duya, nasa recliner, nasa kama, or nasa foam man dyan siya sa lapag, dapat bantay po, tas every 2 hours, lilipat on the left, on the right, higa, tapos nakadapa. So, yun yung kanyang routine, especially when the baby is sleeping. Eh, Doc A, mga tanong ko lang. Hanggang ilang taon ba dapat binabantayan ng ulo ni baby para hindi siya mag-flatten? Usually, yung malleability, yung lambot ng ulo ng baby, hanggang mga 12 months yan. Kaya talagang kailangan medyo tinatsaga mo talagang i-position. Until the time na kasi na mag 2 years old siya, yung head natin ay nagka-calcify na. So medyo mas matigas-tigas na yung ulo niya. Pero the critical period to really take care and monitor and observe the head of the baby is the first 12 months of life. Eh, Doc A, paano yan? Medyo deformed na yung ulo ng baby ko. Maagapan pa ba ito? Merong mga specialized helmets na makakatulong para dun sa mga deformed shape na ulo ng bata to really reshape it, especially kung yung baby maliliit pa and hindi pa totally calcified yung bones ng kanilang bungo. You would just have to request your doctor para i-assist kayo kung anong mga specs na kailangan nyo to get those kinds of helmets. Usually, you can order it, alam ko, abroad, or meron ding mga specialized rehab units na gumagawa nito. Eh, Doc A, meron bang epekto sa brain development kung flat ang isang side ng ulo ng baby? Yung skull deformity, kasi kung yung mga flattened lang, plagiocephaly lang, usually ang overall impact nito is sa confidence ng bata. Very aesthetic naman, no? Especially kung medyo talaga pangit yung ulo niya. But overall, yung brain development sa loob, normal pa rin naman. Eh, Doc A, normal naman yung shape ng ulo ng baby ko nung ipinanganak siya. Kailangan pa rin ba i-monitor ng pedia ang ulo niya every month? Good thing ngayon, meron ng tinatawag na congenital screening or yung ultrasound na ginagawa prenatally sa mga mommies. So, dun sa congenital screening, makikita na po kung mayroong problema, especially yung hydrocephalus or ibang mga congenital problems, yung baby na andoon pa lang sa chan ng kanyang nanay. Kaya importante mga mommies ha, do regular prenatal checkup with your OB-GYN. At kung kailangan kang ultrasound, sinabi, ni-request, ni-recommend, please do yung mga screening na to para beforehand pa lang alam nyo kung may problema yung babies at paglabas nila magawan agad ng proper treatment and management kung meron nga siyang problema. Kasi importante talaga kung may mga problems ang brain ng baby sa loob pa lang, alam na natin paglabas mas magagawan ng treatment na mas maaga, mas maganda ang outcome. Ngayon, paglabas naman ng baby, mapapansin nyo, nagsusukat na ang mga pediatrician. Sinusukat na ho namin mula dito sa pinaka maumbok na parte ng noo hanggang doon sa pinaka maumbok na parte dito. Ang tawag po namin head circumference. At yan po, pinaplot namin depende sa kung ilang weeks of gestation paglabas ng baby. Ngayon, karaniwan to, kung halimbawa mga 36 centimeters pataas na yung head circumference ng baby nyo, papatak na yan above 95%. Kung sa graph, papakita namin sa inyo yung graph ng mga head circumference. So, depende sa weeks gestation at saka ilang centimeters yung head diameter. So, kung mas malaki dun sa dapat na sukat,
usually ginagawa na po namin na ng early ultrasound para i-check hindi lang yung laki, kung ano yung meron dun sa brain. And kung merong makita kami na parang medyo questionable na findings, usually ginagawa na po ng MRI o CT scan para kung may problema po yung baby, magamot agad-agad at magawa ng tamang procedures. Yung head circumference po, at birth, chinecheck. Tapos kailangan po yun every month, chinecheck ulit kasi ng pediatrician nyo kasi pwedeng paglabas. Normal pa yung head circumference. Pero kung halimbawa, first month, more than 2 centimeters na yung in-increase ng head circumference, that is not normal. So, kailangan i-check normal ba yung head circumference and then i-monitor as the baby grows. Usually, ang head circumference, minomonitor po monthly hanggang mag 2 years old ang baby. Bakit kailangan i-monitor? One, kasi lumalaki ba ng tama ang bata? Yung head circumference kasi may impact yan dun sa kanyang brain development dun sa loob. Kaya outside, nakikita natin mas lumalaki ba or sobrang laki o hindi lumalaki. So yan, importante po yung mga parameters na yan. When you go on Well Baby Clinic, pwede namang itanong sa mga pediatrician nyo, Doktora, tama ba yung laki ng ulo ng anak ko? Or sobra ba yung laki? O kaya, hindi ba lumalaki yung ulo ng anak ko? So, importante po yan. Eh, Dok eh, matanong ko nga lang, ano ba yung mga hugis ng ulo ng bata na medyo alarming at dapat nang ipatingin sa doktor? Paglabas pa ka lang po kasi ng baby, once na nakita namin, merong mga parang kakaibang shape minsan yung mga baby paglabas nila sa mami nila. Lalo na kung yung baby is normal delivery o kaya forceps delivery o kaya sobrang bilis nung pag-deliver nung nani, pag-upong paghiga palang bulusok na yung ulo ng bata. So ito pwedeng mag-cause ng iba-ibang shape sa ulo. So unang-una, ito yung pinaka-mild na nakikita namin na cause of concern pa rin ng mga parents, yung kaput succedaneum. Ang kaput succedaneum, usually, pag nakita yung baby paglabas, parang meron siyang bukol. Tapos yung bukol, karaniwan, hindi siya nagkocross sa gitna. Pwedeng dito lang, pwedeng dito lang, pwedeng dito lang, o kaya dito lang. So, yun yung mga itsura niya, ha? Para siyang bukol na pag hinawakan mo, malambot. Pero usually yon, minsan naman, kasi yung puwerta ng nanay bilog. Tapos, yung pelvic wall natin, kasi yung pelvic bones natin, matigas yun eh. So, depende sa ira nung nanay, minsan, dahil nga pagod na yung nanay, pag iri niya, napipigil. Tapos, papasok ulit yung ulo. Tapos, iiri ulit yung nanay. Tapos, napigil ulit. Ayun ulit, ulo, andyan na. Pero, hindi pa niya nakayang ilabas. So, ang nangyayari, naiipit yung ulo dun sa puwerta ng bata. So, iyon po yung mga nangyayari. Kaya makita nyo minsan yung ulo, yung mismong naipit na lumabas na kapirasong yan, na hindi na diretso ang ire, medyo magbubukol ho yan. Usually, yung bukol na yon fluid lang siya. And most of the time, within 1 to 2 weeks, nagre-resolve po yan. So, mamis, wala pong dapat gawin. Hindi po dapat gamutin. On its own, na-absorb po yung fluid. So, okay, pa-check up lang kay doktora, ipamonitor lang siya, walang medications, walang treatment kailangan. Okay? Okay. Yung pangalawa, cephal hematoma. Again, meron kasing mga mommies na medyo hindi nakapag-follow up check up during pregnancy, tapos dadating sila sa emergency room, ayan na yung baby, yung pala medyo malaki yung baby, eh ngayon, andyan na yung ulo ng bata sa puwerta, so iiire na. Minsan talaga, kung medyo malaki yung bata, o kaya na kailangan, i-forceps pa siya para ilabas, o kaya yung effort ng nanay, pagod na siya, dalawang araw na siya nagli-labor, hindi na niya kayang iiire, so i-forceps para tulungan yung nanay. So yun po, minsan po, kada ire ng nanay na inconsistent, again, naiipit. Eh kung matagal na naipit yung ulo ng bata doon sa puwerta ng mami, minsan, meron na pong tinatawag na cephal hematoma. Ito yung nagko-collect na ng blood. Minsan, it would take time at saka medyo malaki. Again, pag hinawakan nyo yung ulo ng bata, again, matatakot yung iba kasi minsan malaki, malambot. Kumbaga sa
sa skin natin, pasa. Kaya hematoma, meaning blood. So there's blood there. Tsaka itong mga babies na to, minsan kinakailangan pa rin namin siyang pailawan kasi naninilaw na. Dahil nga dun sa blood na medyo marami, it takes time to absorb that blood na nag-collect na dun sa brain. Usually naman itong mga babies na to, they grow naturally, especially yung mga nakikita ko naman kasi maliliit pa rin naman yung cephal hematoma nila. Not enough to cause really brain injury dun sa bata. Minsan, kinakailangan namin sila i-check lang yung loob, so we do mga cranial ultrasound just to check na yung bleeding is just outside of the skull at hindi dun sa loob ng brain. So ito lang yung minomonitor sa kanila. Sa mga may cephal hematoma. Ang craniosynostosis is isang klase ng problem na congenital sa bungo ng baby. Ina-explain namin to kasi meron kami isang subscriber na nag-send ng picture pic baby niya. So, ito yon. So, yung ulo ng baby medyo bulge dito at tas meron pa isang bulge dito. So, isa sa klase ng mga craniosynostosis. Yung maraming klase ng craniosynostosis. Ang craniosynostosis is a congenital problem. Ibig sabihin, nasa loob pa lang siya ng mami niya, may problema na siya. And minsan, ito yung mga bata paglabas, iba talaga yung shape ng ulo nila. Pwedeng pahaba, pwedeng malaki dito, pwede yung bata, ibig sabihin yung genes na talaga ay may problema. Meron pa siyang kasamang ibang congenital problem. Pwedeng low set ears, malapit yung dalawang mata, or masyadong magkahiwala yung dalawang mata, o masyadong broad tong ulo, tapos pahaba yung ulo sa likod. So, anong problem? Ang growth plates kasi, yung bungo natin, pagkapanganak sa'yo, ano siya? Mga plates. Mga plates po siya na meron litted in between. So, habang lumalaki yung brain natin sa loob, yung plates na to, naglumalaki din siya. And yung litted na nagjo-join sa kanya, slowly nagka-calcify. So, pag lumaki yung brain natin, nag-e-expand ang bungo, tapos ito in between, nagka-calcify. Just in time for the brain na nag-grow, yung bungo natin nag-grow din. Anong problema sa mga bata na to? Nag-grow yung brain sa loob, itong mga growth plates na dapat mag-expand tsaka mag-calcify, nakadikit na. Fused na siya. So, yung brain sa loob, naiipit. That is the one giving the abnormal shape of the head. So, hindi siya lumalaki. Minsan, static lang siya. Tapos, kailangan siyang ma-diagnose very early on kasi pwede itong mag-cause ng pressure sa brain, sa growing brain. Isipin mo, naiipit kayo. Lumalaki ka, pero yung lalagyan mo, hindi siya lumalaki. So, ikaw, naiipit ka sa loob. Merong mga bata na very early, paglabas pa lang makikita mo, wala na silang fontanel, sarado na sila. So, isang sintomas yun, wala na silang fontanel. So, ito, maraming nagiging problema to. So, yung development ng bata, yung pwedeng nagsusuka, pwedeng mag-convulsion, pwedeng hindi nag-grow normally. So, mayroon mga developmental delays. And pwede magka-problema sa mata. Kasi nga, naiipit siya. So, depende kung nasaan yung synostosis niya. Usually, ang importante dito, ma-diagnose early, magawa ng CT scan early, and ma-treat early kasi ang treatment nito is really surgical. So, mag-check up po tayo, papagawa ng MRI or CT scan, and then pupunta pa tayo sa neurosurgeon para i-release yun, yung suture na nagsarado. So, importante po na to really check with your pediatrician kung merong abnormality kayong nakikita sa shape ng or ulo, or kung yung bata is irritable palagi, na apparently merong masakit, o kaya lalo na kung nagkukumbulsyon ang bata.